karamihan sa mga insekto ay cute at harmless. Kadalasan, hindi natin sila pinapansin unless palipad-lipad sila sa ulo at tainga natin. And atin pong gagawin mo. Pero may ilan din namang mga insekto na talagang nakakatakot. Hindi lang dahil sa itsura at sukat nito, kundi dahil din sa panganib na maaari nitong maidulot sa atin. Tara katropa, at sabay-sabay nating kilalanin ang pinakakinatatakutang insekto sa bansang Japan, ang Japanese Giant Hornet. Ang Japanese Giant Hornet ang itinuturing na deadliest animal sa bansang Japan at masasabi nating hindi nagbibiro ang mga insektong ito. Maaari silang makapatay ng 40 honeybees sa loob lamang ng 1 minuto. Makatunaw ng laman sa pamamagitan ng pagdura ng asido sa kanilang biktima at maging sanhi ng renal failure sa tao. Sa Japan, 30 hanggang 40 katao ang namamatay kada taon dahil sa sting ng insektong ito. At kung ikukumpara natin ang statistics na ito sa ibang hayop, lumalabas na mas nakamamatay o mas deadly pa ang insektong ito kaysa sa oso at makamandag na ahas. Ang Japanese Giant Hornet ay miyembro ng pamilya ng pinakamalalaking hornet sa mundo, ang Asian Giant Hornet. Kilala ito sa Japan bilang Osuzumebachi, na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Giant Sparrow Bee. Ang mga insektong ito ay kadalasang lumalaki ng hanggang 4.5 cm at aabot naman sa 6 cm o higit pa ang wingspan nito, at sila ay indigenous sa bansang Japan. Sila ay may stripes na dilaw, brown at malalim na pula. Ang mga hornet na ito ay may 3 maliliit na mata na naka-embed sa kanilang ulo sa pagitan mismo ng kanilang 2 malalaking mata. Kahanga-hanga rin ang larvae ng Japanese Giant Hornet sapagkat ang laway na kanilang pinoproduce ay nagsisilbing energy drink ng kanilang mga magulang. Ang laway na ito ay nagtataglay ng Vespa amino acid mixture at ito ang tumutulong sa mga adult giant hornet upang makalipad sa bilis na 25 miles per hour. Bagaman karamihan sa mga insektong ito ay matatagpuan sa mga rural na nayon o mga lugar na may makapal na vegetation, maaari rin silang matagpuan sa ilang mga urban na lugar. Sila ay pinakaaktibo sa unang bahagi ng taglagas o autumn, kung saan ang gobyerno ng Japan ay naglalabas ng mga public service announcement upang maiwasan ang mga hot-blooded creatures na ito. Interestingly, ang taong 1984 ay ang taon kung saan 73 ang naiulat na nasawi dahil sa sting ng Japanese Giant Hornet. Sa kabutiang palad, ang average na ito ay bumaba ng mga sumunod na taon. Gayunpaman, masasabi nating medyo malaki pa rin ito kung tutusin, at kadalasan mga hiker ang sumasalo sa galit ng mga insektong ito. In fact, may ilang pagkakataon kung saan ang mga hiker ay inatake kahit na hindi naman nila ginagambala ang mga Japanese Giant Hornet. Ang mga matitingkad na kulay tulad ng itim at neons ay tila may attracting effect sa mga insektong ito, kaya mas makabubuting magsuot ng mga damit na medyo lighter ang kulay kapag mag-hiking sa taglagas o autumn. Bukod sa napakasakit na sting ng Japanese Giant Hornet, ang kanilang venom o kamandag ay nagtataglay rin ng median lethal dose na 4.0 mg per kilogram. Ang mga test na ginawa sa mga daga ay nagpapatunay na ang lethality ng kanilang venom ay hindi ganoon kalaki. Ngunit kung isasaalang-alang ang napakaraming venom na kaya nilang ishoot sa isang sting lang, ito ay sapat na upang magdulot ng malaking pinsala sa tao. Sa pangkalahatan, ang mga Asian Giant Hornet ay maaaring magdulot ng anaphylactic shock sa mga allergic na tao. Ngunit walang sino man ang exempted sa kabagsikan ng sting ng insektong ito. Gayunpaman, sa kabila ng nakakatakot nilang reputasyon, sila ay hindi likas na agresibo.
tulad ng iba pang hayop o insekto sa ating kalikasan, sila ay nagiging agresibo lamang kapag sila ay naprovoke o kapag ipinagtatanggol ang kanilang sarili laban sa mga predator. Bagaman kinatatakutan ang Japanese giant hornet, ang kanilang bilang ay mabilis na bumababa. Ang species na ito ay nakalista sa ilalim ng mga posibleng ma-extinct sa hinaharap sa kabila ng kanilang kakayahang mangibabaw sa natural world. Dahil ang kanilang natural habitat ay inaalis sa maraming paraan at ang deforestation ang pangunahing dahilan, wala silang mapuntahan at ang tangi nilang choice ay manirahan sa mga urban area. Kung hindi natin ititigil ang pagkuha sa kanilang mga tahanan, malamang tuluyan na talagang maubos at mawala sa mundo ang mga kahanga-hangang nilalang na ito. So dito na po nagtatapos ang ating video. Kayo katropa, anong insekto ang pinakakinatatakutan nyo at bakit? Comment nyo lang sa comment section below. Once again, maraming salamat po at kita-kits sa ating next video. Paalam!